ang respetuhin ka, kailangan magpakita ka ng standard. Pag harutan na po, paglaro ako, hindi ako seryosoy ng tao. Ngayon, pag nagtitaping kami, lagi sermon naman sila sa akin. Ako ito sa TV, ito kayo nakamuna eh. May memo na ho eh. Tanongin niyo ako. 54 kilos? Oh my goodness! Ano kinain mo? Buti inabutan mo. Last day niya na eh. Hindi ko ay last day mo na pala. Ay. Tayo ay manonood ng shooting. Ang tantahimik naman. Hindi naman sana. Kala ko pag shooting maingay. Ito yung bahay nila tanggol. OMG. Ilang beses mang di ko. Ito yung set. Ay grabe, ang ganda. Kamusta po? So ito, nakakatuwa. Wala lang, mesmerized lang. Artistico na! Hello po! Ay, what's going on? Put your hands together. Tara, let's be happy. Not happy ako sobra. Buti inabutan mo. Last day niya na eh. Hindi ko alam. Ay, last day mo na pala. Ay, ako na-late po ulit ako. Ay, di ba may usapan bawal malit? Makay po kami na aeroplano. Ipunta po kami na sa Bisaya. Umabot ko niya. Talaga. Pangarap daw niya mag- May vlog po kami na pangarap po pumunta sa kami na aeroplano. Tapos umakay po kami. Last day mo na. Anong nangyayari? Sabi ni Kuya, ni Kuya Tanggol, pagka natanggol daw ako, sama ka din. Ano siya sabi mo? Bakit ka nandadamay? Ikaw lang yung late, nandadamay ka. Kasi nga, sabi niya. Kasi nga, nag-LRT ako. Oo, ako ay malayo kami. Bataan kami. Thank you. Malayo din kami, no? Saan kayo? Kalamba. Ang malapit lang yun. Malayo ko namin, no ba? Oh, at least isang bus lang. Away pa kayo. Dahil nagsushooting sila, ito lang. Sakto lang. Bigla ako napavlog. Dapat mamano lang ako kay Derek. Eh, nakita ko, ikaw ang may eksena ngayon. Anong eksena mo? Dito na po kami papatirahin. Oh, hindi ko yun. Congratulations. Anong feeling nandito ka? Tupad pangarap mo? Sige po. Galingan mo, huwag ka nang malilit ha. Doon po siya matutulog sa pinya. Huwag ka nang sa talir matulog para hindi ka malilit ha. Bye-bye! Kiss daw! Kiss daw! Kiss yeah, pala. Ikaw malaki. Good job! Good job! Bye-bye! Oh, see you! Direk, thank you! See you later! Dumaan lang tayo para mag-hello kay Direk. And then nakita natin si Yorme. Oh, happy lang. Ang saya lang na makita mong natutupad yung mga pangarap ng mga artista. Come with me, put your hands together, tara, let's be happy. You will see, tomorrow's brighter, tara, let's be happy. Thank you. Mamut po. Congrats. Parang gusto ko mag-meet ang bango-bango ni Coco. Pwede ba mag-meet na? Ang bango niya na iyak ako eh. Alam ko Coco, parang nung minsan pinapanood ka namin, iniisip ko rin bakit ka kinakagat. Kasi sakto yung itsura mo eh, di ba? Pakita mo naman yung mukha mo. Bye-bye sakto, I mean, saktong gwapo na hindi nakaka... Yung, eto yung pagkatabi nyo siya ha, totoo to. Ikaw ba na starstruck ka kay Derek? Ay, na starstruck siya. Pero ako kasi... di ba guys, yung ba starstruck? Laki ng katawan ko eh. Pero alam mo yung parang pag nakita mo, parang kaibigan mo yung kaharap mo. Pero I guess marami na rin nakakamanga pag nakikita ka. Meron na rin. Siguro kasi sabi ko nga, yung mindset ng mga tao, kung sabi mo, artista, yun, di ba? Ako, dati pag sabi mo, artista, lagi yung ano, pamango, mayaman, mabait. Di ba ganun ang mindset agad natin? It's later on. Malinis. Malinis. Pag nakikilala mo siya. Kahit ano, artista ako, hindi ko pinasok sa isip ko na, uy, artista na ako, or mag-artista ako. Ang mindset ko, anak buhay ko.
kumbaga nakakita ako ng opportunity na parang dito pala ako mag-excel, dito pala ako mag-grow. Kasi dati, lahat ng racket talagang pinapasok ko, basta pagkakakitaan. Kaya mindset ko lagi, racket. Yun nakita ko na yung pagtatalent-talent pag-artist ko. Nakikita ka naman ko din, na mas malaki kumpara sa ibang trabaho. So yun, dahan-dahan talaga. Sabi ko, nagsimula ako, dito talaga ako marunong kumarte. Tapos kinukwento ko nga lagi, yung unang experience ko sa acting, sa commercial, minura talaga ako ng director. Minura talaga ako alam sa acting. Pinapapalitan ako 2 a.m. in the morning. Siyempre parang, sobrang down na down. Kung yung first acting experience mo, ito yung na-experience mo, talaga nire-reject ka. And then after that, sabi ko sa sarili ko nila, ayokong mangyari ko. Kasi napahiya ako sa lahat eh. Kaya ang ginawa ko talaga nun, initignan ko yung mga artist, paano ba siya kumarte? Sabi ko, kuna ko talagang pinag-aralan si Tito Noni Buencamino. Dahil galing ako sa indie films, ang acting is very normal. The more na natural, the more na mas mukhang totoo ka, yung wala lang, kahit abulong ka lang. Hmm. Tinitignan ko si Tito Noni Buencamino, kasi galing siyang theater eh. Hmm. Napakahusay talaga ang acting siya Tito Noni. Sabi ko, gagayahin ko nga ito. Ba't ganun? Tapos na eksena, parang lagi siya may iniisip. Parang ganun. Unti-unti ginagaya ko siya. Ayun, later on, mas naging kaibigan ko yung mga veteran actors kasi nga may hindi ako magtanong, magano yung mga experience nila, kung paano sila nasa, syempre. And then after that, yun na, dahan-dahan natuto na ako natuto. Hanggang hindi ko namamalayan, nagkakaroon na pala ako ng interest sa production. Kasi yung mga, that time naman, nagsasoap opera na ako, asad-sara ko, naging barkada ko naman yung production, mga cameraman. Lagi ako nakatambay na gano'n. Ba't gano'n? Ba't gano'n? Pag nasa scaffolding sila, nasa taas silang gano'n. Kasi dati wala pang drone eh. Umakit din ako. Saan doon ako sa taas ng scaffolding? Kasi hindi ako kinukunan. Nakikipagkwentuhan lang ako sa kanila. Kesa sa mga kapwa ko artista, mas kung nakikipagkwentuhan ako doon sa production. Hanggang hindi ko rin namamalayan na, na-involved na pala. Pa-addict mo nga sa work eh, parang sobrang... Dahil gustong-gusto mo, katindi ko nga kailangan mo. Dalawa, pareho. Hindi ganun, oo, oh, inaamin ko kasi. Kaya hindi pa nangailangan ko. Kasi ang binubuhay ko hindi naman ako eh. Ang binubuhay ko kasi pamilya ko, yung mga kapatid ako. Kaya mga gano'ng kadami kayo makapatid? Lima kami. Panganay ako. Ah. Kaya tapos broken family kami. Kumbaga, sabi ko, hindi man ako kinalad sa mga magulang ko. Ayoko nang ma-experience sa mga kapatid ko yung pinagdaanan ko. Kumbaga parang, ako nito may yung parents sa mga magulang ko. Ay, sa mga, actually pa sa mga magulang ko. Gusto ko, kung ano meron ako, hindi man pantay. At least gusto ko maayos din sila. Kaya sabi ko noon, kung nagkaroon, nakapagpatayo ako ng bahay sa sarili ko, gusto ko meron din sila. Which is yung tinrabaho ko talaga. Yung ginawa ko ngayon, tinayuan ko sila ng kanya-kanyang bahay. Pero nasa isang compound kami. Ibig sabihin, nasa isang village pala kami. Kaya ang tendency, hindi na kami magkakasama sa isang bahay. Ngayon, magkaalapit pa rin kami. Kasi gusto ko, pag-uwi ko, whatever kung may problema man dyan, ang dali ko silang pupunta. Hindi naman sila dependent on you? Hindi naman. Kasi, ginawa ko rin, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga nagtiwala sa akin ng mga endorsement ko. Binigyan ako ng franchise. Binigyan ko ngayon sa mga kapatid ko. Ay, ang sarap! Kaya, nagkaroon sila ng mga kanya-kanyang negosyo. Kaya, magkapatid ko yan, kapatid ata, kita ko yung koko. Okay, si Lola nasaan? Nasa akin. Tell me about something about Lola, kasi parang alam ko, super close na kayo. Actually, sa kanya ko naman ito eh. Yung pagiging masipag, okay. Yung hindi pinalalampas ang oportunidad. Kasi si Lola, hindi siya nakatapos ng elementary, umaga siya nakapag-asawa, tapos siya nag-aalaga ng mga pamangkin niya, mga anak ng mga kapatid niya. Tapos nung nag-asawa na siya, dahil ang lolo ko, jeepney driver, wala siyang choice, kailangan niya buhayin ng mga anak niya. Ang ginawa niya, pumasok siya sa sabungan, takilera, yung bago ka makapagsabong, nagbibigay kay ticket. Yung kinikita niya mali na ganun, nagpa-utang siya, nagpa-five-six siya, tapos nagtitinda siya ng mga duster. Kung ano yung pagkakakitaan, pagkain, alas, kung ano yung mapagkakakitaan. Hanggang sa dumating yung point na umasenso kahit paano. Nakapagpatayo siya ng bahay sa Novaliches kasi tag-isampalok sila. Ah. Lumipat sila ngayon sa Novaliches. Kaya mas na lumipat sa Novaliches kasi yung tatay ko naman, sobrang basagulero sa Sampalok. Lagi napapatropol. Siyempre bilang anak, nilayo niya, nilagay niya sa Novaliches. Nung lumipat sa Novaliches, doon naman nagwala tatay. Sabi ko, just lumipat. Nakala ko tumino, ay hindi. Hindi, lumipat lang doon. Ikaw, may maliit ka, mabait ka doon. Hindi rin. Kasi nga, sa lugar kasi namin magulo eh. Kumbaga, batak ako sa away. Yung, kasi pag mundo na yung kinalakihan mo, kailangan pala, parang ano ba ito, batak ka ako. Kailangan palaban ka eh. Hindi ka pwede magpapaapi, lalo na kung maliit kang ganito.
tao kung sunodahin ka. Yung mundo nga na kinalakihan ko, hindi ko pwedeng lalampalampa ka or hindi ka papalag. Ben! Tatulong na din. Morning. Ang galing, kailang lupa sila, paano mag-cast? Mahilig sa manood na YouTube. Pag nakikita ko sila, nakikita ko yung sarili ko kung paano ko yung sisimula nung kaya. Nung kinuha ko sila, sabi ko lang sa kanila, ang bibigay ko lang naman sa kanila opportunity. Pero hindi ko kontrolado yun. Kumbaga kayo pa rin ang mag-ano kung paano yung, kung paano nyo patatakbuhin yung buhay nyo, kung paano nyo pagyayamanin yung binigay kong kontrolidad. Kaya yun, ngayon, pag nag-taping ngayon, lagi sermon naman sila sa akin. Nahihiya kayo. Kunyari lang yan. Ito sa TV, ito pa rin ako muna eh. Anong feeling? Medyo kinakabahan yun. Kasi first time ko eh, na makasama sa ano talaga. First teleserye. Pero sigurado ako, sobrang proud yung mga kamag-anak mo. Yes, kung mga magulang ko, proud po talaga po sa akin. Nakakilala-kilala si Coco sa probinsya, di ba? Yes po, kilala-kilala ko. Anong sabi sa'yo pag ano katrabaho mo si Coco Martin? Eh po, support nila sa akin, tsaka proud na proud. Siyempre, nakasama ko si Direk Coco. Anong feeling? Sobrang saya po, kakaiba. Kasi dati pinapanood namin si Kuya Coco eh. Ngayon, yung paniwala na kasama na namin, sobrang saya. Kasi una po, naninibago kami na akala namin, acting-acting yung pala, ilabas mo yung natural mo. So, wow. Kung ano sila sa totoong buhay, nilalapit ko yung character. Ano, hindi pa kayo napapagod? Ang hirap ba yung dito? Sarap po. Tulad po ng sinabi ni Kuya Coco, pag mahal mo yung trabaho, masaya ka. Kayo po, masaya po kami ngayon kasi totoo po yung sinabi niya. Pagod sa katawan, di ba kayo nagkakasakit? Ikaw, hindi ka pa ba nagkakasakit? Nagkakasakit. Talaga, may times na gaano nga kami nagpo-promo kami, wala na akong boses. So. Pero sabi ko kasi, napaka-importante sa akin kasi yung commitment. Eh. Diba? Parang pag ako yung kundi dumating, wala lahat. Hindi, ano. Kalagi nga doon una sa set eh. Kailangan. Kasi kailangan ikaw maging leader eh. Kailangan ikaw magpakita sa kanila. Kasi parang respetuhin ka. Kailangan magpakita ka ng standard. Kasi bata ako eh. Diba? Parang ang tendency, pag nagkarutan ako, paglaro ako, hindi ako seryosohin ng tao. Pero pag pinakita mo sa kanila na ito yung best example ng mismo ano mo, like, aayos lahat. Sabi ko nga, ako nga, natutuwa ako kahit na yung mga veteran actors na makasama akong artista, nararamdaman ko yung respeto namin sa isa't isa. Kasi nire-respeto ko sila, lalo na sa oras. Kasi napaka-importante ng oras, sila gumigising ng maga, tapos ikaw magpapalate ka, edi hindi mo sila nire-respeto. Parang gano'n, di ba na parang sa akin, pinaka-importante na maga tayo mag-start, maga tayo mag-start. Para may time pa tayo sa pamilya natin pagka-uwi. Ito na, pupuntahan natin ang iba pang mga vloggers, ang iba pang mga tropa ni Tanggol. Thank you. Congratulations! Good to see you po. Good to see you. Hello po. Jersey. Yan si Jersey. Congratulations! Si Happy. Wow. Diba? Sabi sa'yo, dadaan ako eh. Ay po. Tumatawag ako kanina. Opo, nakasutik po kami. Nasahanap ako ang video na sa one po eh. Kumusta eksena? Ayos naman po. Masaya. Maganda pinapakita ka ng action. Kumusta? Para ang saya dito, no? Masaya po. Sobrang saya. Ini-enjoy. Ini-enjoy namin. Oo. Dapat talaga i-enjoy. Anong natutunan niyo dito? Maging responsable sa time, tsaka sa disiplina. Bakit ganyan yung tatawa mo? Tatawa mo na. Tatawa lang ako. Pag ikaw nagsasalita na ganyan, disiplina. Bakit tinatamaan? Medyo ba ano? Tinatamaan mo yata ako, mamata. Hindi. Okay lang, lahat naman tayo natutunan. Opo. Yes po. So bakit ka tinatamaan? Yung totoo? Yung mga vlogger kasi ako na medyo bad na mga words, gano'n. Pero kahit sabi nga yung direct, mainstream na po, mainstream na kayo. So ikaw ba talaga palangura? Pero ngayon, ano na, naging good na po ako. Yung mabait na po ako. Ito yun. Bakit nakatingin mo? Galing ganun yun sa mga vlog, kaya sabi puro mong kabagets kalokohan. Oo. Oh.
sinasabi ko sa kanila na naiintindihan ko yun, no, doon kayo galing. Pero sabi ko nga, ngayon ang nasa TV na kayo, sabi ko, kaya tayo pinanonood ng mga tao, may mga nanonood sa ating mga bata. Nandito tayo para ma-inspired yung mga bata, hindi para maturuan pa natin sila ng kalokohan o whatever, ganyan. Lalo na ngayon, di ba? Siyempre may mga taong mahanga sa kanila, di ba? Kumbaga, ang laki-laki ng responsibilidad yung bilang influencers. Ako rin yun, parang, at natatama to! Mga kalokohan yun, lumalabas. Di ba po ako na ano eh? Mm-hmm. Di ba po? Totoo? Kasi iningata ko po, ayaw ko magayat si Tito. Paano ko na-discover? I'm a PBA player for 8 years. Hindi maganda yung takbo ng career sa PBA. Pangko, nagkaroon ng opportunity. So, kinagat ko na. Tapos, yun nga, nagustuhan ko. Minahal ko. Paano yung work? Mahalin din ako. Nagkaroon ako ng mga investments. Nagkaroon ako ng ipon. Describe mo naman si Paolo. He helps our careers, our lives. Diba? He's changed my life. Hindi na probinsyano ko. He changed my life. Tulad ko, hindi naman ako super artist na ano, di ba? Pero pangat ng project pala sa kanya, lagi niya akong kinukuha. Di ba? Si Direk Coco, pinapanamdam niya sa akin individually na I'm an important person, important. Di ba? Integral part ng isang show. So, kaya medyo mayabang ako para nag-show ako sa kanya na alam ko, gusto ko ni Direk Coco. Tama ako na nandito. Diba? Mayabang ako pag gano'n. That's beautiful. That's beautiful. Ang tingin niya sa lahat kami ng staff, ng mga artista, magkakapatid kami dito sa ano to, sa Batang Quiapo. Yun po yung tingin. Maganda po. Kaya sabi ko pa nila, sir, team time. Ayun ang, kasi binibigyan ko sila ng responsibility. Ayoko yung team. Kasi pwede naman, ay, bahala ako, basta ako, ito lang trabaho ko, arte lang. Hindi, sabi ko, kung bakit tumagal ang probinsyan, pamilya kasi kami. Kami ko yung respeto at pagmamahal sa isa't isa, bukod doon sa trabaho. Kasi doon ko lang, pag artista ka, kanya kanya tayo. Hindi. Ako kasi nag-work ako as a team. Saka gusto ko, kung nasan ako, nandun kayo. Yeah. Nakita ko yung video, ha? Sinuntok mo si Mamon. Oh, ano na last name, no? Last name, ba? Wala. Gawin mo, kamapila yun. Wala. Totoo ba yun? Yung tanong ko una, totoo ba yun? Totoo bang acting lang yun? Totoo po, malakas ang gaso sumuntok. Oo, oh, pero yung katawan po naman ni Mamot, siyempre hindi natatablan natin. Kinamaamoy mo ka, nagalit sa'yo. Yun, doon ako napigon. Uy! Ano yun? Legit yun. Pero sa kanya, hindi ano yun, joke-joke lang. Pero sa akin, masakit. Kasi kahit ganyan yun, malakas po sumuntok yan. Ay, sorry na kayo. Ay, sorry na ako. Maraming problema nito. Pagkatapos yun, tawanan na, okay na. Tawanan na kami lang. Gusto ko masubukan yung suntok. Ayun, oh, sige. Malakas na. Malakas po yung suntok. Uy! Sige, baka ano ko. Patry. Uy! Baba, ayan ha. Si Mama talaga patry natin. Si Mama talaga. Sobrang lakas? Malakas po, malakas. Hindi parang batang nanonotok. Hindi po. Malakas po talaga. Parang suntok na matanda. Hindi yung swabe lang. Yung number 2 lang. 50 lang. 50%. Ah, kaya ko pa. Kaya pa. Hindi ko naman control eh. Napansin ko, pinagkakaguluhan ka ng mga bata, kinukurot-kurot ka. Oo, sinukurot po. Mga, kahit, kahit mga ano, mga kabataan po, kinukurot po talaga ako. Honestly, okay lang sa'yo yun? Okay naman po, basta hindi naman po ano, masakit. Kasi yung sabi nga nila, nangigigil sila. Nangigigil. Nagigigil pala sila. Cute-cute mo, gano'n. Gano'n, so, gano'n yung mga ano nila. O yun ha, pag nakita nyo naman itong si Renz, huwag nyo naman pangigilan. Makasuntukin mo sila, hindi naman. Hindi po, mabahit talaga. Hello po, Dr. ng Kabayan. Ay po, swerte nyo naman dito ang shooting ng Batang Kaya. Hello po, hello po. Ayok nanonood ng vlog mo, ba? Thank you po, thank you po. At talaga, alam niyo yung vlog niya? Si Baby Giant. At talaga, sige niya. Opo, kaya aliw po ako sa kanya. Thank you po, ah. Oh, wag mo kukurot eh, Mamot, paano ba yan? Mukhang ikaw ang magiging bodyguard nito. Kaya mong bitbitin? Kaya po. Dito? Promise ko yung nagbubot. Binubuhat mo yun minsan? Minsan si Big Mac, minsan ako. Oh, totoo.
Pero natatawanan talaga ako kasi di nila kaya min paminsan. Kasi mabigat talaga mabigat ako eh. Ang ganda pala, nakakalay na po. Nuri, mahiya ka nga. Oh, walang bigat po nito. Siksik po yan. Sige po. Ano po? 24 kilos? Oh my goodness! Ano kinain mo? Ang bigat! Oh my gosh! Bigat na pa kayo, Orme! Diyos ko, Lord! 64 kasi may muscle eh! Ay, grabe! Mabigat ka na! Sige na, try ko nga! Danda na! Ikaw, alalayan mo ka! Danda na! Sige! Sige! Kasi nagkamay ka! Danda! Oh, danda! Oh, bigat, bigat po! Lalaglag kita! Sabi mo, ginarap na si Direk, wala na pilayan na. Bigat niya, oh, kuya mama. Apo, apo, apo. Grabe! Oh, bigat ka! Ito po ang aming tent. Ito ang tent. Ay, hello po. Sorry po. Hi, Big Ma. Hello. Hi, Sarah. Huwag po kayo mahihin si Mendo Tulong Trapis. Hindi, pinsan po yan. So, ang kasama mo, pinsan? Pinsan po. Si Ryan po. Si Ryan po. Kapalit po ni Derek ko. Ay, hello, hello. Nagulo po namin. Oh, nag-idista ka na rin. Congratulations. Magaling po yan. Tapos si Ghost Raker po. Sobrang sikat na vlogger po. Ito, isip ko pala ka na ba? Yan ang malupit. Tolo po ang malupit. Binyon ho ang ano niya. Ay, madam, salamat po. And you're here. Opo, nabigyan ng opportunity. Sabi niyo nga, sobrang sikat na kayo. Bakit ka pa umuo dito sa Batang Quiapo kung super sikat ka na? Mas sikat sa kanya si Gogo eh. Ay, tama yan! Oo, oh, oh, diba? Oh, oh, no, 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 yeah. Diba? Oh. Sorry, ah, mas kasi. Ito ba naman? Oo, diba naman! Lahat ng market namin is, napapanood kami sa social media. Meron pa rin namang sa TV na hindi pa kami nila. So, ayun, bukod doon, ayun, bagong environment, bagong mga kaibigan, tsaka trabaho. Ano yung mga bagong experience na natutunan ninyo dito sa Batang Quiapo? Siguro madama, no? Number one yung sa environment, yung ecosystem. Kung dun sa amin, eh, medyo bida-bida kami doon, parang VIP masyado. Dito, kailangan namin makibagay. Walang mataas, walang mababa. So, yun sa'yo, nakakita kong factor na makakatulong sa growth mo as a human, as a artist. Actually, ito yung pinakagusto ko rito sa buong set. Yeah, nag-eventual na, magkakaibigan kami. Bakit mo ikaw na in-interview, naging seryoso at dramatic na yun, no? Hindi ko ba? Parang mag-iyakan tayo dito. Ano yung kung tingyan? Ama ni Ports si Madam eh. Oo. Baka hindi payagan yung direct ko. Oo. Tapos may help tayong lahat. Opo. May memo na ho eh. Tanongin niyo ako. Ito ba sinakumpay sa amin? Baba na mo yung memo. Paborito ni direct. Pag nag 2 million views to, lilibre ko kayo. Dapat 2 million ha. Lilibre ko kayo sa restaurant ng kuya ko. Tapos ang kami naman mo pa, si Kuya Art, di ba? Pakita mo sarili mo. Pakita mo naman yung sarili mo, Kuya Art. Mga kapamilya, ito po ang driver, cameraman, road manager, bodyguard. Security. Ni Coco Martin. Dating Marshall daw at ngayon, 6 years na. 6 years full time. Sa EBS dati, magkasama na kami as Marshalls. So, ako yung na-assign sa mga event sa Regionals. So, doon ko siya nakilala. Pero paano ka napunta? Nung nawala rin ako sa EBS, napunta rin ako ng mga ibang trabaho. Nangailangan siya ng security na magka-guide sa kanya sa mga bracket events naman niya outside EBS-CBN. Ay, kumusta naman so far? Nag-aartista ka na rin ba? Po, dahil po kayo, sir, ko. Kumusta ang experience? Kinakabahan lagi. Lalo na mga bigatin din po yung mga kasama. Pero siya rin nag-assure sa'yo paano mo dadalhin yung eksena, paano mo i-deliver. Ina-guide ka rin ni Coco. Art describe mo si Coco? Mabait na, boss. Sobrang dedicated sa trabaho. Talagang strict ko. No, pero kahit paano pinapahalagaan yung
yung ikaw ba na tao niya, nakasama niya, hindi ka iba sa kanya. Love ka niya kumbaga. Hi! Ikaw naman, artista ka na rin ba talaga? O tayo lang, mas matanda sa'yo si Coco. Yes po. Paano ka naging artista? Si Kuya ba nagsabi? Or... Si Kuya po. Before parang ako si Arte. Ako yung naging kasama niya before sa taping. 8 years kasi rin ako nag-work sa kanya. And then, medyo nag-business po. And then, pagbalik ko po, yun, inuperan ako ng Kuya na pumasok ko sa data. Yun ang Kuya po. Ano naman ang sabi niya sa'yo at paano mo tinanggap? Actually, ma'am, pagka parang sa amin, work talaga yung trip namin dito. Hindi yung pagay di popularity, hindi parang common kapatid ko siya sa something ganyan. Pagay disiplina, tinuro niya sa akin, sa amin. Actually, dalawa kaming magkapatid na nandito . Si Romualdo and then po ako. Tapos yun. And then yun, nag-enjoy naman po. Saka okay naman po, so far. So nag-acting workshop ka rin, gano'n? Or hindi na kailangan? Natural hindi na po na. Eh. Sabi, nasa dugo ba yung magaling na artista? It's in the blood. Hindi ko po din alam eh. Ayun, medyo okay naman po. Medyo na confident naman po kahit pa pa. Hindi ka naman napapagalitan. So far po hindi naman po. Ito. Bakit ito ikaw talaga naman? Sorry. Sorry talaga. Hindi, bumaba yung camera. Bumaba. Okay. Love you. Love you! For the day! Vlogger na ako. Grabe pa. Para yung share na sa pelikula. Hello po. Hi. Oh my God, it's nice to see you. Well, welcome. As you can see, nakapambayo. Ang ganda, ang saya lang. Behind the scenes, dito sa Batang Quiapo na set ha, sana na-enjoy yung bahay ni Cherry Pie Pikachu. Hello everybody! Nandito tayo ngayon sa Malabon at ang kasama natin, nako si Coco Martin at ang cast ng Batang Quiapo. Dahil dito pala sila nagsushooting at ngayon naman pagkakataon daw nila para sila naman ay makatulog. Kaya tara! Pangarap, wag isuko, feeling na nanonood ba kayong Batang Quiapo? Oli ka dito! Ano? Bakit niyo siya gusto? Kasi isa pa, magaling magano. Check! Magaling magano. Check! Wack! Ganyan ka, takbo! Tapos mamaya, ganyan na naman! Deng! Kayo po ba ay nanonood ng Batang Quiapo? Opo, gabi-gabi. Araw-araw din. Nandito si Coco Martin dito sa amin nag-shooting. Ito naman, paraan ni Coco at ng Batang Quiapo para magpasalamat. Dahil super-duper niyo silang minahal, ito rin daw yung paraan nila para maka-reach out, makita kayo, at mapasalamatan sa lahat ng suporta. Mission accomplished po. Oo, mission accomplished. Kasi alam mo, lagi ako nag-shooting dito. Kaya yung sinabi ko nga nung gusto ko, unang magpapasalamat kami dito. Kaya Malabon? Kasi anong for Batang Quiapo dito kayo palagi? Pati lagi kami dito. Kasi talaga, pag nag-shooting kami dito, hindi na namin napipila shooting. Kasi pati sila, ginagamit ko. Ginagawa ko silang artista. Kaya kung napanood niyo yung pilot ng Batang Quiapo, ang dami namin dahil kasama namin sila. Sobrang mabait ang mga tao dito. Nandito tayo today. Next naman namin, sa Quiapo talaga. Para doon naman kami makapagpasalamat sa mga taga-Quiapo, yung mga tumutulong naman sa amin. Kinikilig ako kasi nangyari yung gusto namin. Kasi wala naman iba kami maitutulong, wala naman isa talaga ito sa pangunahing pangailangan ngayon ng mga tao, lalo na yung mga matatanda, yung mga natin, di ba, senior citizen, kailangan nila talaga ng tulong. Saka dapat talaga napupuntahan yung mga ganitong lugar kasi syempre, minsan, sa ganitong status, hindi nila priority na yung ganito yung health . Ang una yung pagkain, di ba, yun ang Pero kailangan talaga nasusuportahan natin ng ganito. Kaya sana yung government natin, talagang nabibigyan ng pansin yung mga ganitong mga dahil kailangan talaga ng mga Pilipino. At ngayon, congratulations. Yes! Ang feeling, sanay ka na ba?
Hindi naman, ay, hindi ka naman masasanay dyan eh, oh. Na ano eh. Kasi lagi, lalo na kasi ako ngayon, ako ang creative head. Ako nagbubuo ng kwento. Ako rin ang nagla-line prod ngayon. Ang laki ng responsibilidad. Grabe. Yung responsibilidad na nakaatang sa akin nun sa probinsyano, mas dumoble pa ngayon. Kaya, honestly, yung pressure totoo yun ay magpapilot, kinakabahan ako kasi maraming nakaano eh, maraming umaasa sa bata. Kailangan talaga natin ano, maitayo. Kaya pinagtulong-tulungan, kaya sobra ako nagpapasalamat sa lahat ng ano, ng lahat ng boss, sa lahat ng mga iba't ibang unit of production ng ABS dahil nagtulong-tulong talaga para ano, i-promote yung Ironheart, yung Dirty Linen, itutulungan lahat, parang pamilya talaga. TV Patrol din. TV Patrol. Hindi, lahat, oh. Diba? Sarap ng solid tayo. Ito talaga, doon ko naramdaman, pamilya talaga. Naisip ko sa biggest blessing rin siguro, when I think about your career, habang binabasa ko, laking bagay na FPJ, no? Mm-hmm. Ako nagpapasalamat ako sobra talaga kay Tita Susan, sa pamilya ko talaga, yung pagtituwala. Kasi napakalap na responsibilidad. Kasi sabi ko nga, sa FPJ, hindi mo matutularan. Iba siya. Kaya kapag tatanong, ikaw ba yung next, sabi ko hindi. Kasi napakalayo pa. Napakarami ko pang bigas na kakainin. Ako, honestly, corny man. Pero kasi naabutan ko siya eh. Bata pa lang ako, siya na yung pinanonood ko because sa lola at lolo ko eh. Kung meron akong pagtinanong mo kung sino ba yan yun, sa FPJ, bakit siya yung kinabutan ko eh? Siya yung nakita ko mismo na yung mga kabutihan na nagawa niya sa mga Pilipino. At hindi kwento yun ah. Talagang sa lahat na nakapunta na pinag-locationan namin, yung mga lumang tao doon, mga matatanda, yun ang kinakwento, yung kumakain. Kaya talagang sabi ko nga, hindi lang sa pelikula na maginawa niya, kundi sa totoong buhay. Isa sa mga bayani ko sa nice lang ako naman sa fieldwork ko, kaya sobra akong natutuwa kasama ginagawa niyo to. Pag nagpi-fieldwork ako sa relief or sa Gipka pamilya, palaging sambit probinsyano si Coco. Doon ako napaproud naman sa work mo. Ako naman yung nagsasabi, kung may FPJ nung panahon niya, may Coco Martin. True! It's true! Parang nagtanong ka ate, but it's true. Parang ramdam ko yung pagmamahal sa'yo ng tao. And seeing you now na ganito, ramdam ko rin yung pagmamahal mo sa tao. Isa sa mga pagmamalaki natin, di ba? Ano man ang pinagdadaanan natin, ano man hirap yan, gano'n man yung kasakit, ang Pinoy, laging nakatawa. Laging masaya. Konting ano lang yan, iyak maya-maya, tumatawa na yan. Dahil Pilipino tayo, lumalaban tayong nakangiti. Be happy!